Sa mga nagtatanong po kung ano pong jobs ang pwede sa mga beginners, no experience, high school graduate, na sigurado silang matatanggap at kikita, well, based po sa aking experience, marami pong jobs ang pwede sa inyo. Kung gusto nyong malaman, watch this video. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Lisa, isang virtualera, at bago ang lahat, maraming salamat po sa aking mga subscribers. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell so that every time na mag-upload ako ng video, mananotify kayo. So, sa video pong ito, pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba yung totoo lang na mga jobs na pwede sa mga beginners, walang experience, high school graduates, at ano rin ba yung mga expectations and requirements ng clients para kayo ay kanilang tanggapin. And syempre, bibigyan ko rin kayo ng mga tips and tricks kung ano ang mga dapat ninyong gawin as a beginners. So, without further ado, let's get started. So, ano nga ba yung mga pwede sa inyo na virtual assistant jobs kahit kayo'y beginners, walang experience, high school graduates, na talaga namang tatanggapin kayo at kikita kayo? Well, marami po tayong options. Hindi lang iisa, hindi lang dalawa, hindi lang lima. Marami pong options kayo kahit kayo po ay walang experience. Pero based po sa aking experience, meron po akong tinatawag na top 6 favorite virtual assistant jobs na pwede kong i-share sa inyo. Kasi po, yung mga virtual assistant jobs na yon, ginawa ko din po yon when I was like you, beginners, wala rin masyadong alam, wala rin experience. So, ano nga ba yon? Una po, data entry. So, ano ba yung ginagawa ng data entry? Usually po, most common po na ginagawa ng data entry is nagka-copy and paste lang po ng mga description ng product. So, mostly po, ang mga nag-hire po ng mga nagda-data entry or data entry ay yung mga owner po ng mga Amazon shop. So, ano bang ginagawa ninyo as data entry? Ang gagawin nyo lang, copy and paste doon sa product from Alibaba, ikakopy nyo yun doon sa either sa spreadsheets or doon na direct sa online shop nila doon sa product description nila. So, yun lang po, napakadali. And then, kikita ka na kaagad doon. Hindi na masyadong kailangan ng fluent ng English or magaling ka sa mathematics or kung ano-ano pa. Yun, copy-paste lang po. As long as na marunong kang mag-copy and paste ng mga description, marunong kang mag-spell check. So, yun, pwede na po ninyo yung applyan. Ano pang another example ng data entry? Usually po yung mga software companies or yung mga IT companies, kapag nagde-develop po sila ng mga software, yung mga raw data po ng kanilang clients ay ini-export nila. So kapag ini-export nila yon, bago nila yun ma-i-import dun sa new system, kailangan ninyong yung i-format or i-reformat. So, ang gagawin nyo lang dun, kaka-copy-paste nyo lang sa Excel or sa Word, kung ano man yung applications na ipalalagay nila yung mga data nila dun. So, napakadali po nun. Kahit grade 2, grade 3, kaya nilang gawin. Bakit ko po nasabi? Kasi po, during the time na sobrang peak po yung aking, sobrang sipag ko pa nun, maraming mga clients kong nakukuha, they require me to do some data entry and hindi ko na kaya. Ang ginagawa ko, tinatawag ko yung mga pamangkin ko na high school graduates, elementary, and then binabayaran ko lang sila ng some certain amount para tulungan nila ako. Sila na yung gumagawa para sa akin, para magawa ko naman yung mas importanteng job. So, yun po, kaya ko po nasabi na kayang-kaya ninyo yon. So, number 2 po is transcriptionist. So, ano ba yung ginagawa ng transcriptionist? Napakadali po, kasi gagawin nyo lang, makikinig lang kayo sa audio or mga recorded voice, and then transcribe ninyo yon into text. So, kailangan nyo nang gumamit ng Word doon. So, ang gagawin nyo doon, makikinig lang kayo doon sa audio, tapos ta-type nyo lang yun. Usually po, may mga applications available tayo dyan over the internet na pwede nyo i-download. Tapos, pag in-upload nyo doon yung audio, meron ng transcription sa baba. So, hindi na mahirap. Ang gagawin nyo na lang, ta-type nyo na lang, tapos ita-transfer mo doon sa Word document or sa Google document. So, yun po yung number 2. Napakadali po. So, number 3 po is lead generation. So, ano bang ginagawa ng lead generation? Ang ginagawa po nila is nag-i-email lang po sila. So, tinatawag din po silang
email marketer. So, ang gagawin nyo lang, minsan papahanap nila, papa-research nila kayo sa internet, tapos yung may mga formatted na emails na available over the internet, ika-copy-paste nyo lang po yun sa Word, tapos konting modification, tapos ilalagay nyo yun sa emails, and then pag okay na, chinect ni clients, isi-send na ninyo yung email dun sa inyong mga prospect. So, minsan naman, wala pang prospect, ang gagawin nyo, kayo na yung magre-research. Bibigyan nyo lang niya kayo ng listahan ng mga pangalan ng companies, kayo na yung maghahanap ng contact information, halimbawa email address, phones, and then yung company names, websites, and then yung name of the contact persons like CEOs, presidents of the company. Minsan naman, papahanap nila yung sales manager or yung operations manager. Depende po kung sino po yung target market ninyo. So, yun po yung lead generation. So, number 4 po is data mining or web scraping. So, ano ba yung ginagawa nila? Gagawin nyo lang po yun, either depende kung established na yung company na maa-applyan nyo or baguhan pa lang sila, starting up companies. Usually, pag starting up companies, manual ang gagawin nila. Bibigyan nila kayo ng list ng companies and then hahanapin nyo po yung mga list ng contact persons. Again, email address, phones, and then yung mga information pa doon sa website nila, mga products and services nila. And then, kung medyo established naman na yung yung magiging clients ninyo, usually, ipoprovide nila sa inyo yung software or application na magagamit ninyo. Ang gagawin nyo lang, parang ipipin nyo lang siya doon sa website, sa Google, and then ma-extract na lahat ng information doon sa website, lahat ng mga kailangan nyo, katulad ng mismong URL ng website, phone numbers, emails, yung mga contact persons, at kung ano-ano pang ibang information na kailangan. So, pagka naghahanap kayo ng mga ganun, ang gagawin nyo lang, kakopy nyo lang yun and then ipipaste nyo sa Google Docs or sa Spreadsheets or sa Google Sheets. So, yun po yun ang data scraping or data mining. So, number 5 po is personal assistant. For beginners, mga walang experience, ito po isa po ito sa mga jobs na ini-enjoy ko. From time to time, nag-apply ako kapag may mga gusto lang akong bilhin, kumita lang ng small amount of money, pandagdag gastos. So, bakit ko nasabi na isa ito sa favorite ko? Kasi napakadali po ng trabaho. Depende na rin naman sa makukuha mong mga kliyente. Kung ang kukunin niyo clients is CEO ng company, syempre medyo marami na rin nilang bababa. Email management, calendar management, at kung ano-ano pang mga research. Pero pwede naman kayong mamili eh. Yun ang kagandahan kapag kayo ay freelancer or virtual assistant, kasi pwede kayong mamili ng kliyente ninyo. Naalala ko nung baguhan pa rin lang ako, may na-applyan ako, book writer siya. So, sobrang busy niya, taga UK siya. Sobrang busy niya, meron siyang dalawang anak, tapos yung asawa niya, nasikaso pa rin niya. So, wala na siyang time. Ang ginawa niya, hinire niya ako. Ang gagawin ko lang sa kanya, mag-purchase online ako ng groceries para sa kanya, diaper ng anak niya, gatas ng anak niya, damit or tie ng asawa niya, maghahanap ng vacation place para sa kanila, magbubuk ng flight. At napakasarap na trabaho nun kasi walang specific time kung anong oras ka magtatrabaho. On-call ka, pero sa isang linggo, usually pag isang linggo, tinatawagan lang niya ako mga dalawa hanggang tatlong beses. Halimbawa, sabi na, Lisa, ubos na yung laman ng wrap ko, pwede mo ba akong ipag-grocery? Ako naman. So, magpupunta lang ako either sa Amazon or dun sa particular store or shop na ibibigay niya sa akin. And then, ibibigay niya sa akin yung credit card details. And then, ipapadeliver ko na sa kanila. So, yun po. Isa po yun sa mga madaling trabaho na pwede nyong applyan as a virtual assistant, beginners, or high school graduate. So, yung number 6 ko po, ang pinaka-last ko po na favorite na gawin as virtual assistant, as a beginner po, is yung researcher. So, pag sinabing researcher, hindi mo naman kailangang analytic ka or ano. So, kasi maraming terminology ang ginagamit nila sa virtual assistant world. Pero usually, babasahin mo kasi muna yung job description. And then, pag nadalian ka, feeling mo kaya mo, so go lang, apply lang. Pero usually po, nung beginners ako, ang ginagawa ko, kumbaga magbabrowse lang ako sa internet ng mga companies. Yung mga, halimbawa, house addresses sa mga real estates, yan yung mga ano, may mga naghahanap ngayon na real estates, VA. So, ang pagpagwalang nila sa inyo, maghahanap lang kayo ng mga foreclosure na mga properties, o kaya papahanap nila sa iyo yung mga address dun sa US or sa UK. Tapos tuturuan nila kayo kung paano ipin sa Google Map. Napakadaling trabaho po yun. Try nyo ngayon, try nyo ipin sa Google Map.
yun lang po yung trabaho, makikita na po kayo kaagad. So, maraming type po ng researcher. Merong research ng mga content, merong mga re-research kayo ng mga books para magiging client ninyo ay writer. Alam nung client ninyo kung sino yung mga competitor nila, kung anong mga books na uso ngayon, about technology, about business. So, mga ganun po, napakarami pong options para sa inyo. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa, either high school graduate kayo, no experience, beginners, may pag-asa pa po. So, move forward naman tayo. Pagkano ba yung asking salary or rate per hour or karaniwang binabayad sa mga beginners, konti pa lang experience or wala pang experience sa pagiging virtual assistant? Usually po, ang minimum talaga, ako ay advise na minimum na hihingin is $2. So, nagbabayad naman sila eh. Willing sila magbayad ng $2 to $3 per hour. Isipin nyo po yun na, per hour. Ngayon, kung mag-work ka in one, sa isang araw, tapos straight 8 hours, so magkano din po yun sa isang araw? Kung sa 49, so 8, multiply mo sa $3, times 49 mo, so nasa 1,176 siya. So, yun po yung kita mo in a day. Kapag mag-straight ka na 8 hours na, yung ang work mo lang is yung mga nabanggit ko. Tapos, kung imumultiply mo naman siya sa 5 days in a week, meron kang 5,580, I think. And then, kung imumultiply mo pa rin siya sa 4 weeks, yung 5,000 in a week, kung magtrabaho ka straight isang buwan, eh, ang kikitain mo is around 23,000. So, hindi na masama sa katulad ninyong beginner, high school graduate, walang experience. And totoo lang po yun, I can attest to that po kasi ako po is more than 10 years na po akong virtual assistant. Nagre-recruit, nag-hire din ako ng mga ganyang position. So, I know po na talagang nagbabayad talaga ang mga clients or mga potential clients. And as a bonus po, para po dun sa mga confident na may mga computer skills, sa feeling nyo may computer skills na kayo and confident kayo mag-apply kahit wala pa kayong experience or never pa kayo naging VA, gusto nyo lang i-try, galingan nyo lang yung inyong resume. So maglalagay po ako sa description ng mga websites na pwede nyong applyan. Whether ikayo ay walang experience or may experience, try nyo lang i-browse yung mga yon. Ang tip ko lang is, basahin nyo mabuti yung job description at saka yung expectation nila. Kasi, kung mayroong doon something na hindi nyo kaya, huwag nyo na munang applyan. Basta, marami po, tsaga-tsaga lang. Kung wala kayong makita today, baka bukas pag bumalik kayo, may mga bagong post na jobs na gusto ninyo, go, apply nyo lang po. So, try and try until you succeed, sabi nga nila. So, that's it for this video. I hope may natutunan kayo. And if you like the tips and tricks na diniscuss ko sa video na ito, please give me a thumbs up. And please subscribe if you haven't done so. And don't forget to hit the notification bell. And pakishare na rin po sa mga taong gustong matutong mag-virtual assistant pero hindi alam kung paano magsimula. Till my next video, maraming maraming salamat po. Bye!